Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 magandang tanghali. Mga tambalanisa, mga kabisyo, mga kabasic. Hi partner. Hi partner. Hi mga kabisyo. Happy Monday. Happy Lunes po sa inyong lahat. Kumusta naman po ang pagpapretend na nagda-diet ngayong lunchtime na ito, pero sa totoo lang, ang bulsa yung Jetta. Nako, yan. Talaga naman. Diet kasi ko eh. Nako, yan. Narinig ko lang kanina. Oo. Dito din. Oo, ako nagsabi. Ay, ikaw ba yun? Umalingaw-ngaw sa loob eh. Nakakaloka yung ano, no? Yung diet ako eh. Gawain ko yan dati partner eh, nung wala pa talaga ang masyadong budji. Oo. Oo, pag halimbawa may mag-aayang kumain sa labas, ganyan, o kaya gigimik, kaya ganyan. Sabi ko, sinasabi mo? Ba, diet. Ganun. Hindi na masyado nagpapalinuanag. Basta diet. Ganun. Pero talagang diet talaga ang bulsa. Pero alam mo, ako naniniwala ako, pinaka-effective, most effective na pagda-diet talaga mga kaibigan. No? Para maging okay ang mga bagay-bagay. Oo. Running. Oo. Running away. Out of money. Ako running away. Kasi nandiyan na yung mga maniningil. Run away! Bilisan mo, ha? Hindi sa akin, iba, running out of ako, money. Ako running away from the mga pinagkakautakan. Ikaw, running out of money. Yeah. Nakaka-lurk. Effective eh. Yun. Oh. Nakakapaya talaga yun, sa mga bagay. If you run, when you are running out of money. If you run out of money, talagang totoo at confirmed that poverty is the best diet. Yan, yan. Relay tayong lahat dyan. Oo naman, alam natin yung ganyang klase mga eksena. Alam mo, sakto, isang tambalanisa natin, ganyan yung tanong, baka yun yung motive natin. Parang parami ng parami habang nagsasalita ka. Kaya nga! Yun laman ng loob ng ilong mo. Hirap na hirap ako, nagpa-practice nga ako kanina eh, para hindi masyadong ano, magsama-sama sila lahat. May straw ko dito, wait lang, gusto mo gamit. Sisipsipin mo na naman. Hindi, ikaw sisipsip. Palautos, sipsipin mo nga, tsuper. Uy, alam mo, partner, nakakaloka yung ano, yung nakakaloka yung recently kasi nagpaano ako executive check-up. Oh. Tapos hindi pa tapos yung mga ultrasound pang mga nagaganap. Kaya nga, minsan, ano alam mo, yung ultrasound sa'yo? Oh, ano kung ano, yung Adam's apple? Hindi, yung Adam's apple, partner. Kung kambal yung anak mo. Kambal yung anak ko. Mali mo, di ba? Mayroon pang naiiwan dyan, sinapupunan. Hindi pa kambal. Puson lang to, puson. Hindi to ultrasound ulit natin yan. Baka naiwan yung kakambal ng anak mo. 8 years later. 5 taon naman, partner. 5 years later. 5 taon. Hindi nga yan, ano. Ay, ba, puson wala. Yan, puson. Walang naiwan dyan. So, ano nangyari? Hindi, yung pag nagpapacheck up ka kasi, alam mo, kaya nga minsan, alam mo, totoo yung kasabihan na pag hindi mo alam, mas ayos na, 'di ba? Kasi ako ako mantra ko talaga 'yan. Oh, pag hindi mo alam, mas ayos, 'di ba? Kaya lang, mahirap naman din yung parang in the end magsisisi, 'di ba? Gulatin ka kasi ang lala na pala. Matindi, parang ganun. So, between the two of us ng asawa ko, parang feeling ko siya yung mas maraming sakit kasi may feeling ako kaya talaga siya yung una kong pinush. Tapos, nung ako na nagpa-executive checkup, tapos may mga lumabas na mga result. Ang dami mga araw na pataas at pababa. Ano 'to? Sabi ko, "What kind of?" At natatame. At nakakapraning kasi dyan kapag halimbawa nagpa-check up ka tapos hindi mo siya pina-interpret ng tama sa doktor. Okay. May feeling ka na magre-research ka. Diba? Kaya nga minsan yung kaalaman, while knowledge is power, minsan yung sobrang kaalaman o feeling natin dagdag kaalaman, minsan nakakapahamak din. Lalo-lalo na pag medical ha. Kasi ang dali pong mag-research ng mga terms eh. Ngayon. Tapos magbibigay ng mga explanation na aabot ng cancer kahit sa totoo lang. Sore throat lang yan. Diba? O kaya sipon. Kaya lamig lang. Oo, correct. Lamig sa likod. Frozen shoulder lang pala, di ba? Umabot na sa kung anek-anek, ganun. Oh. So, syempre, kahit sinasabi ko to partner, nag-research pa rin ako yung may mga araw pataas saka araw pababa. Kasi pag normal, parang walang araw pataas or pababa. Parang mga ganong keme. Oh. So, nung na-research ko, tapos parang nakakahilo. Parang ang dami kong sakit, partner. Tinigil ko na yung pagbabasa.
Hindi pala nakatulong. Oo, kaya pala, kaya feeling ko, kaya ako sinipon. Para medyo na-stress ako. Nag-overthink ka. Nag-overthink na naman ako. Kasi for the longest time, hindi na ako sinisipon eh. Tapos may nasinipon ako. Feeling ko na, kaya overthink ka sa mga nabasa kong mga bilibili ko rin sundarasin na hirap kasi magiti ng mga ano, gamot, no? Oo, oh, yung mga sakit. Yung mga ano, yung mga nakalagay sa blood gem, nakakaloka, di ba? So anyways. Oh, see the power of mind, mga kaibigan, di ba? Mm. Kapag ang isip natin, finifeed mo ng positive thoughts, yan. Or, di ba? Maganda yung kalalabasan. Mm. Pero pag negative din kasi yung finifeed natin, apektado din yung galaw ng katawan natin. To the point na posible na kang magkasakit. Totoo yan. Di ba? So huwag kang ma-stress doon. Hayaan mong yung doktor mag-interpret. Ikaw kasi, gawa, kaya nga, eh. Gawa ka na gawa na sarili mo interpretation. Kasalanan to ng Google. Kasalanan to ng social media. Available lahat ng information. Kasalanan to ni WebMD. Lahat ng mga medical sites. Diba? Iba tuloy yung pagkakaintindi mo. Parang yung tuko sa heart. Wala naman akong nararamdaman sa heart. Meron doon poor are regression, parang aggression or regression or ganun. And partner, nagpanik ako sa salitang poor. Ba't may poor? Wala na akong pera, poor pa yung heart ko. Nakakapanik, hindi kasi sipunin. Hindi ka magkakasakit. Nakakaloka! Hindi, pero yun ang katotohanan dyan. Nadalasan, yung mga nababasa natin ay interpretation na mas deeper than yung minsan nga pag tinignan, akala natin may mga arrow-arrow up or down. Mm-hmm. Ganyan. Pag tinignan, doktor, ano ka lang pala, okay na to, ganyan. Uh-oh. So ipa-interpret po natin sa expert. Tama. Yun yung mahalaga. Para mas makampante ka. Yes. Diba? Kung hindi ka naman makampante, di hanapan mo ng solusyon para makampante ka. Yan, ganun. Diba? Kasi alam nila yun, kasi nga eksperto sila. Uh-oh. Yun dapat. Diba? Yung mga ganito mga sinasabi namin, ako, kami mismo hindi sumusunod. Yung ultrasound ko para sa thyroid ko, partner, September pa yun, anong petsa na April, yung repeat. Hindi ko, natatakot kasi ako, partner, baka sabihin na talaga. Kasi last year, ang sinabi, bonggalin na daw yung ano, yung pabukol sa thyroid. Okay. Eh, tapos sabi niya, pero sabi ko, hello, ganun po ba? Sabi niya, sige, observe. Paano ba bonggalin yun? Ay, basta bonggalin, ikaw, bahala ka, pwede si pasipsip. Plunger ng CR. Pakayod natin. Ganun. Pakayod. Para makayo ng bidet yan. O, makayo, malakas-lakas na bidet. O kaya hose. Garden hose. Sana ganun lang kadali, no? Na pag may bukol, i-garden hose. I-garden hose mo nga, may bukol siya. Nakakaloka. So sabi, after a month, mag-ultrasound ulit. Oh. Hindi ko ginawa. Hanggang ngayon. Kasi baka mamaya sabi, alam mo ba ako natatakot? Kasi ang lapit-lapit niya sa lalamunan. Oh, kasi magkaka-tenement sila eh. Nasa so, isang compound sila. Nasa isang compound sila. Baka mamaya mayroon siyang magalaw. Next time ng tambalan party, kamusis ko na si Marco Season, di ba? Nakanta tayo ng make believe. And my love will see you through. My love will see you through. Diba? Kaya natatakot ako. Pero mali yun. Mali yun. Dapat gawan ng paraan. Dapat ganun. Oh, so gawan mo na. Ay, kaya nga. Ayun na nga. Yung pinapayo yung sarili niya ngayon. Pero hirapan siya. Hirap ako. Talaga, promise. Lahat sinasabi. Kasi nga, di ba minsan, pag hindi mo alam, hindi ayos, di ba? Pag alam mo, nakaka-nervyos, di ba? Okay, ang sinasabi naman ng isip ko lagi, hindi, mind over matter to. Oh. Kahit alam ko may pain na, noong una, discomfort, ay, hindi, ano talaga to, mind over matter? Oh. Kaya painful na? Hindi, mind over matter pa rin. Oo. Nawawala? Oh, nakakayanan naman so kinakaya. Far. Kinakaya kasi takot magpa-check up at ayaw malaman kung ano yung nararamdaman. Pero mali. Mali yun. Huwag yung kami lang po yun. Kami yun. Mali. Huwag kami tularan. Hindi ka namin alam kung bakit 20 years kami dito sa industriyang itong huwingi pa kayo sa amin ng advice. Eh, pa-check up nga niya may magawa. Tsaka alam mo ba, partner? Alam mo ba, hindi ko natuloy na base yung ano, nag-PM. Oo nga, dami mong topic. Dati kasi natandaan mo, ito yung pinaka-dreaded ko talaga dati. Noong what is dreaded? Dreaded, yung kinatatangot. Ito ba yung pinapasok? Kinatatangot. Kinatatangot ko. Kinatatakot ko. Akala ko ito yung pinapasok sa oven, dreaded. Ano dreaded? Pinapasok sa oven, bread? Oo. Dreaded. Pag lumani. Ako, paano ko naging DJ? Pag lumaning bread, breaded. Breaded? Eh kasi, nungo ka, dreaded. Kakainis. Pinaliwanag pa. Pinajustify pa yung joke. Nagpapaliwanag pa!
Nakakayabot! Yung dreaded. Isa mga sa kinatatakutan ko nung araw, pag mag-a-apply ng trabaho, pag bagong trabaho, yung medical, ay naayaw ko yan. Dahil kasi, dahil sa fecalysis. Kinukuhod mo yung pupo mo. Oo, dahil sa fecalysis nga, kasi parang nakaka-stress siya. Kasi natatandaan ko talaga dati, parto, may nakasabay ako, nilagay niya talaga sa bote ng mayonnaise. Unlucky! Pasensya na po ah. Sorry po sa mga... kumakain kayo ngayon. Sorry po sa mga nanananghalian. Kasi alam niyo mga kaibigan, every time na nag-uusap-usap po kami, paano kami nang kapasok sa kumpanyang ito, lagi namin binabalikan yung panahon nagpapamedical kami. Oo, yung medical yung... talaga eh. Bukod dun sa mga... Hindi matapos sa tawanan lagi yung dito talaga, eh. Hindi talaga, kasi nga, noon, may mga ano yan, may mga, yung mga lagay ng film, ganun ang kaliliit. Lagay ng film dati, di ba? So, pag nag-share kami ng ganyan na lagyan, sige nga, paano mo nilagay? Oo. Ganun lagi yung tanong eh. Ikaw, paano mo nilagay? Paano sa lalagyan ng film? Ayoko nang ulitin, kaya ayoko nang share. Diba? Sa lagayan ng film, maliit-liit yung lagayan ng film. O di naman kaya yung lagayan ng ano, diba yung sausawan ng mayonnaise, ng ketchup, yung maliit lang, ganun. Oh. Pero hindi ko talaga makakalimutan yung kasabay ko talaga, may talang Lady's Choice. Naka-plastic na puti. Ikaw naman judgmental ka, alam mo peanut butter talaga yun. Alam mo pala man ang baon niya yun, nakakagutom magpamedical ha. Kaya, ginudge mo na poop ang laman nun. Inamoy mo ba? Hindi ko inamoy, no? Ano walang gagawin? Makikiamoy ng ano? Ano, pero, ano tawag dito, partner? Tumaas ng libo-libo, milya-milya yung respeto ko dun sa mga nag-ano ng mga test. Lalo na naman, ganyan. Araw-araw ganun yung hawak nila. Ayun. Eh. So ngayon, merong tinatawag na occult kit. Okay, bilang di ka naman yan. Nagpapacheck up, tas bihira naman tayo. So kung alam nyo na to, edi go, edi kayo na lagi nagpapacheck up. Edi kayo na bida-bida, go. Dami nyo pampacheck up. Edi kayo na maliligtas. Edi kayo na mahaba buhay. Edi sige, go. Matayin na kami lahat, boy pa kayo. Sige, push nyo yan. Pikon na pikon. Mainit yung ulo. Nakakaya mo. Ayun na nga. Ano yun? Occult kit. Okay. Para saan yan? Water-based na pala ang ano, ang parang mga, oo, parang gano'n na paraan. Tapos nasa maliit lang siya na paper. So hindi ka talaga magkukuha ng sample na malaki. Oh, sabi ko sa'yo, tama yung ginawa ka nun eh. Diba, yung nag-ano ka, gumamit ka ng ano. Ang ginamit ko palito ng posporo, tapos lagay ko sa kahon ng posporo. Nahuli na naman ako. Oh, hindi, pero doon parang... Doon ko nilagay. Yung sakin. Alin-alin na iba sa lalat talaga. Yung glass, plastic ako palito ng posporo. Siyempre, paano ko kukuhitin yung sakin pag magsasabit ako sa fecalysis? Oh, oh. Di ba? Oh, kinuhit ko ng palito ng posporo, nilagay ko sa ano? Sa box. Sa loob ng box. Oh, sabit ko na, nakapatong lang. Totoo ba? Oo nga. Adrian Polisen. May pangalan. Time of ano? Time of keme. Yun. Oh. So, ganun din. Oh, parang water-based na siya. So, parang 3 times muna ifa-flush yung toilet. Okay. Bago ka mag-earn na. Tapos pag nag-earn na ka, may ganun. May parang brush. Okay, doon na. Tapos maliit na ano na lang siya, maliit na paper. Tapos iba-brush mo lang siya doon. Oo. Water-based na kineme na siya. Parang ganun. Pero ayoko pa rin gawin. Tapos nung tinanong ko, magkano po ba to? Kasi part siya na executive ano eh, package. Tinanong ko, magkano po ba to? Sabi niya, 1-3. Ay, ang mahal. Sige, gagawin ko na. Oh, nag-evolve na rin. Oh, that's good. Pero yung analysis ba, ganun pa rin, sa bote pa rin? Doon sa maliit. Ang tanong, paano nyo nilalagay yun sa inyo? Madali yung sa amin eh. Mas madali yung sa amin. Ay, oo nga, mas madali yung sa inyo. Tuwing nag-analysis na lagi ko wish lalaki ko. Kasi ang mahirap kasi, ang kailangan kasi dyan midstream. Ano ibig sabihin ng midstream? Oo. Gitna. Oo. So, alam mo, tatansyahin mo pa. Gitna na ba ito? Kaya ayaw ko talaga papacheck. Ang daming isipin. Hirap na tansya college yung gitna. Uy, sumasala, hinahabol mo eh. Ganun. Correct, eh. Madami pa ba ako iihi o sakto na to? Kailangan kasi gitna eh. Yun yung parang saktong parang ano, urinalysis. Yung sa amin dati talaga umapaw, hindi ko na-control eh. Aapaw siya at one point talaga.
Isasabit mo, tumutulo-tulo pa siya. Mag-tissue ka naman. Makakaloka ka. Gusto nila mainit-init pa yun. Pakinugasan ko kasi baka lumamig. Oo nga. Tsaka baka makontaminate ng water. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good luck sa mga magpapa-check up. Sana okay lang po kayo. At dapat naman magpa-check up talaga. Totoo yan. Go. This portion was brought to you by... Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic.